ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao. So mga par, matapos nga po ang bakbakan ni Deontay Wilder kalaban si Joseph Parker, kung saan mga idol, na-upset po ang knockout artist na si Wilder sa isang lopsided unanimous decision kay Parker. Hindi nakalabas mga idol ang mga pamatay na suntok ng dating kampiyon sa agresibong galawan ni Parker. At sa halip mga idol, siya pa ang muntik patalogin ni Parker sa round 8 ng kanilang bakbakan nang kumonekta malakas na right hand nito sa mukha ni Wilder. At sa ngayon mga idol, pwede mapornada ang inaabangan na laban sa pagitan ni Wilder at Anthony Joshua na plano saan ang gaganapin ang bakbakan sa 2024. Samantala sa naging bakbakan naman po sa pagitan ng WBA Light Heavyweight Champion Dimitri Bivol kalaban ng kanyang challenger na si Landon Arthur, kung saan mga idol na natili po na kampiyon ng Russian Fighter, panalo po siya sa isang lopsided unanimous decision. At wala tayong masyadong reaction sa laban na to mga idol, dahil simula sa round 1 hanggang matapos ang laban, halos pinulbos lamang ni Bivol ang kanyang kalaban. Parang bakbakan lamang ito ng pro at amateur mga idol. Sobrang skillful talaga ang Ruso. Pinabagsak pa nga ni Bivol sa isang body shot si Arthur sa round 11 ng kanilang laban. At aasahan natin mga idol na mapapalaban talaga si Dimitri Bivol sa isang undisputed fight kalaban si Beterbiev o di kaya si Saul Canelo. Sa kabilang banda naman mga idol, viral nga po ang video footage ng current unified super bantamweight champion na Uya Inoue noong huling round nito sa laban niya kay Paul Butler para sa kanilang undisputed fight sa bantamweight division, kung saan mga idol, bago mag-umpisa ang round, pinagpagmuna ni Inoue ang kanyang sarili na animo excited na ito pabagsakin si Paul Butler sa lona. At naging matagumpay nga mga idol ang Japanese monster sa kanyang pinaplano. Halos mayupi kasi ang katawan ng Breton sa matinding body shot ni Inoue. Pinag-uusapan natin to mga idol dahil halos lahat na nag-comment ng mga boxing fans, sinabi na ganito daw ang sasapitin ng ating kababayan na si Marlon Tapales sa oras ng laban nito kay Inoue sa December 26. Sa katunayan nga nito mga idol, maraming umaasa na mas malala pa daw dito ang sasapitin ng Pinoy Unified Champion dahil sa mga time daw ng laban ni Inoue kay Paul Butler, masyadong tuyot na ito sa bantamweight. Ibig sabihin, hindi pa ganun kalakas sa mga suntok na yun ng Hapones. At sa ngayon daw mga idol, na nasa super bantamweight na si Inoue, siguradong mas malaking damage ang magagawa nito kay Marlon Tapales. Kagaya kung paano nito basagin ang ribs ng Pinoy sakaling makalanding ito ng halimaw na body shot. Well, kung tayong tatanungin mga idol, mahihirapan siguro si Inoue na ipatama ang kanyang pamatay na arsenal kay Tapales. Sa mga hindi kasi nakakaalam mga idol, mahusay po gumamit si Marlon ng kanyang distansya sa laban. Bago pa siguro makatama si Inoue ng kanyang body blow, wala na ang Pinoy sa kanyang harapan. Tsanta natin mga idol, ang magiging problema lang dito ni Marlon Tapales, ang right straight ni Inoue na masyadong mabilis talaga ito kumonekta. Ito yung atake na dumali sa ating Filipino Flash noong ito Dunayri Jr. sa rematch nito sa Japanese monster, kung saan nagulat talaga si Dunayri mga idol sa suntok na halos hindi niya daw makita. Although palagi nakataas ang guard ni Tapales sa laban, pero hindi lahat ng oras nakasirado ito, kaya meron talagang chance na makatama si Inoue ng solid. Pero gayon paman mga idol, depende na lang ito sa magiging depensa ni Tapales sa laban, kaya itong abangan natin mga idol sa oras ng laban ng dalawang super bantamweight superstar.